Ito ay galing sa Bilibili Cosmetics. Binibili sa akin ito. And ang shade na pinagusta ko is yung Lakambini. And tinano. Bet na bet ko siya for everyday use. Sobrang ganda. Totoo ako sa shade niya. Pagkapula niya sa camera, pero in real life, hindi naman ganyan siya kabongga. So, may downside lang talaga sa ganitong lip tint, no? Kasi, tumatagas siya. Hindi siya ganun ka-travel friendly. Unless, nakatayo lang siya sa bag, no? Pero kasi, kadalasan sa bag ko, natutumba sila. So, yeah, hindi siya ganun ka-friendly. Nagustuhan ko siya kasi, kumakapit talaga yung pigment niya sa lips. Hindi yung may ipon lang sa gitna or mabubura agad yun dito at matitira yun lang sa gitna. Ganun kasi lagi nangyayari sa akin kapag gumagamit ako ng lip tint, especially kapag especially oil-based na lip tint. Naipon sa akin sa gitna lang. Kaya, nung natry ko yung binibini cosmetics na lip tint, natutuwa ako kasi talagang makapit yung pigment niya dito. Kasi ito talaga yung problema ko, yung ba tawag ko? Outer layer ng lips ko. Wow. Itong ganito ng lips ko. Nakakatanggalan siya. Agad ng tint. Ang pangit din na. Lalo na sa akin, napaka-dry ng lips ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dehydrated na akong tao. Pero lagi naman ako minum ng tubig. Hindi lang madalas. Hindi minum na ako. Kaya, ayun. Kung naghahanap kayo ng lip tint, go for Bilibili Cosmetics. And it's cruelty free. Ipa-flash ko na lang sa screen ang kanilang price since hindi ko makita dito ang natin ko pa mamaya. Yun lang ang masasabi kong downside niya. Hindi siya travel friendly since matagas. Hindi pa yung sinama. Meron lang. Ayan o, yung pula niya. At ito pa, yung isang shade, hindi ko masyadong bet kasi sobrang pagka-red niya. Siguro pag naka-makeup, ay bali ka nagpo-focus. Siguro pag naka-makeup ako ng bongga, gagamitin ko siya. Ayan o, tumagas na. Ako talaga, hindi ako fan ng hindi ako fan ng mga amoy na sweet at saka amoy flowers or amoy candy. Ayoko talaga. Ang amoy niya is sweet. So, nawawala naman agad yung amoy niya, so wala akong problema dun. Sa akin lang yun, most of the people, especially women, gusto yung mga sweet na amoy. Ewan ko, bakit ako hindi ko siya gusto talaga. Kaya, nag-swatch ako ng dalawang tint. Ito, ilareview ko ito sa susunod. Melissa Cosmetics and itong ganda ng packaging na ito, bet na bet ko. Unfortunately, wala siyang itong lip tint na to, kung alam niyo man to, comment down below, wala siyang anything sa packaging niya. Miski sa ilalim, walang shades or anything. Kung alam niyo yung cosmetics na brand na ito, please comment down below. Kasi binigay lang sa akin itong mga lip tint na to, no? Eh, naisip ako ba ng review since ang ganda nga, nagustuhan ko yung mga ibang nabigay ng lip tint sa akin. Ayan. That's it for today's video. Yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo yung bagong paboritong lip tint ko. Araw-araw ko talaga siya ginagamit as in. So, nakuha ko siya noong Sunday. Tama, Sunday. Bale, 3 days ko na siyang ginagamit. 3 days pa lang na siya ginagamit. Kaya, mabigat pa rin siya. Hindi pa siya masyado na mabawasan. Okay yung pigment niya. Kumakabit sa lips ko. Swatch natin. Saan ba pa? Dito na lang ulit. Ayan siya. Tapos, ganito naman yung itsura niya kapag binlend niya. Hindi lang siya na nabibigyan katarungan ng camera dahil siguro sa lighting ko, pero maganda siya pag na-blend. Yung mga ganitong shade, I think pang drunk blush siya. Masyado kasi siyang, alam mo yun, yung pang drunk blush talaga.
hindi siya pwede for everyday na blush lang. Unless very, very, very light ang ilalagay natin. But, ang okay pa sa akin dito, hindi siya agad-agad natatanggal. Matagal naman siya kahit pa paano. So, okay talaga siya. Yun lang talaga. Share ko lang sa inyo yung bagong paboritong lip tint ko. And, grab yours now. Like their page. FB page. So that's it for today's video. Don't forget to subscribe to my channel. So ayun na, kita-kits sa susunod na video. Bye!